Kumusta na mga kadadis? Ngayong araw na to, ipapakita ko ngayon yung sasakyan ng magulang ko na ibinigay nila sa akin or pinagkakatiwala nila sa akin. Kung matatandaan nyo mga kadadis, ito yung mga dati namin, ito yung dati kong mga video na pinakita ko sa inyo, pero hindi siya totally talaga na 100% na pinupromote ko nung dati. Pero ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung ano talaga ang itsura ng sasakyan ng binigay sa akin ng mama ko, pinagkakatiwala sa akin. Hindi nyo po na itatanong mga kadadis, ito po yung kauna-una ang sasakyan namin, kaya may sentimental value po itong sasakyan na to. Kasi ito yung unang-unang pag-abroad ng mama ko na nakabili siya ng sasakyan. Kaya ito, alam nyo po, high school pa po ako, second year high school pa po ako noong time na nabili niya to. Ngayon ilang taon na po ako, 45 years old na po ako. Tapos ang makina po nito mga kadadis, C240. Napakatibay ng makina ito mga kadadis. Kung titignan nyo, hindi gaano siyang medyo marumi pa siya, pero sa totoo lang, ang makina ito napakatibay. Kahit anong revolution mo dito, wala kayong makikitang usok, 'di ba? Alam naman natin po ang diesel mausok po siya, 'di ba? Pero ito po condition po to. Tapos pinalitan na rin po to ng radiator, napakalaki pang earthyata radiator nito eh. Tapos yung napalitan pa dito yung yung sa clutch, 'yan. 'Yan. Pero to mga kadadis, ang plano po namin dito, i-general wiring po namin to. As lahat talaga para maging maayos na to. Tapos kung ano yung mga kalawang dito mga kadadis, ito kagaya nyo, papalitan na lahat yan. Ibabalik po namin yung dating ganda ng sasakyan na to. Kasi sa totoo lang, marami nang nagbalak na bilin to, pero sabi ng mama ko, hindi niya pwedeng ibenta to dahil yun nga, may sentimental value itong sasakyan na to. At saka isa pa, itong sasakyan na to, inuuwi namin ng Surigao to. Biro mo, napakalayo ng Surigao, Mindanao. Inuuwi namin to nung bata-bata pa kami noon, time na yung high school kami. Diyan pa kami natutulog yung sa gitna. Ayan o. Yan sa gitna o, diyan kami natutulog. Marami kami niyan. Yan. Tapos ang itsura naman yun ng lobby ito mga kadadis, yan. Sira na po yung manibela. Yan, papalitan na po yung manibela na to. Yan. Bubuhayin, dapat buhayin dito. Gagastusan ho namin to. Yung mga kalakalawang na yan, total welder naman ako, ayusin na rin namin to. Biro mo, pangwaluhan to. Diba? Yan. Yan. Maganda naman ng loob eh. Lalo lang, kulang lang sa alaga, pero ngayon, pagtutunan namin na pansin to, pagtutulungan namin mapaganda to, dahil kahit may mga sasakyan na rin kami, iba pa rin yung unang sasakyan eh. Kumbaga sentimental value ba tinatawag. Yan. Yung gulong niya bago. Yan, hindi nga ganoon gamit 'to mga kadadis. Kasi nga hindi naman pinamasada 'to eh. Yan. Ito yung itsura niya, no. Yan. Ito hindi ba kalawang 'to, marumi lang 'to. Ano 'to, masilya. Yan. Yan, mga papaayos namin 'yan. Yung bubong, bulok-bulok na po yung bubong eh. Ipapaayos din namin yan. Ha? Yan. Pintuan, sira na rin yung pintuan nito. Yan, ipapaayos din namin yan. 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 Yung mga salamin naman nito mga kadadis, kumpleto pa naman yung apat. Wala pa naman basag. Ang nabasag lang ho dito mga kadadis. Ayan. Ito, ayan. Basag na to, tsaka to. Ayan. Ayan. Bubuhayin namin ito mga kadadis. Pag halimbawa, mayroong gusto mag-arkila, magsuswimming. At di naman maselan yung magsuswimming. Diba? Oh. Oy. Yan. Yan mga kadadis to. Titigan nyo po mabuti mga kadadis. Biro nyo po.
Naalala ko pa dati, nung high school kami, pag umuwi kami ng Surigao, hindi man lang kami tinitirik nito. Iba ho talaga ang makina ng C240, mga kadadis. Napakatibay. Talagang hindi ka talaga nila pahihirapan kung aalagaan nyo rin yung makina. Kasi hindi naman lahat ng makina kapag wala sa ayos, di ba? Talaga masisira. Pero ito naman, kahit di naman namin ito gaano na alagaan ngayon, pero yung mismo makina niya alagang-alaga, lalo sa chase oil. Ang nasira lang talaga dito, mga kadalis, yung bubong, pintura, kinalawan na sa sobrang katagalan ho kasi. Tsaka ang nag-assemble nito, mga kadadis, at nag-design nito, pinsan ko, tawag nga dun sa kanya mag-carver kasi ang galing yung siya lang gumawa nito, mga kadadis, mga design na yan. Yan o. Naalala ko pa daddy, mga kadadis, binanggato ng dump truck, pero napipipa yung butter dump truck kasi dahil nga sa kapal ng nito, ginamit na yero, tas ang pintura nito ansal. Kaya lang naman naging ganyan yan sa sobrang tagal nga, biro mo, ilang taon na ako noon. Diba? Second year high school. Pero ngayon, 45 years old na po ako. Pero tumatakbo pa rin. Kaya pinatakbo ko kayo na, mga kadadis, kaso nga lang, kailang tatanggalin yung yung battery niya kasi nagdi-discarga siya. Parang yun nga, sa sobrang kalumaan na yung mga wiring siguro ito, hindi na marupok na yung mga nag-umido na yata, ganun. Kaya i-general namin to, wiring. Diba? Para pwede pa siyang pang service, pang hakot-hakot ng bigas, mga soft drinks, kung may mag-arkila mag-swimming, diba? Ganda pa oh. Ang haba pa. Yan. Tsaka isa pang concern ko dyan, mga kadadis, napakatigas ng manubela nito. Kung may pera, pa-power steering namin, electrical power steering, maganda yun. Ayan oh. Diba? Tsaka yung plate number to, bulok na rin. Ayan oh. Pagagandahin namin to, mga kadadis. Yan ang plano namin ng mama ko. Alam naman natin na ang sasakyan na una mong naging sasakyan, masakit kung ibebenta mo. Kasi nga sentimental value nga tawag doon eh. 'Di ba? Oh. Ganda, 'di ba? Yan. Ano to? Part 1 pa lang to, mga kadadis. Sa part 2, mga kadadis, ang gagawin ko naman, ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin yung yung mga wiring niyan. Yan, ito na may paikot yan. Basta unti-unti ito. Kumbaga ano ito, C240 teleserye. C240 serye. Yan. Yan. Nakabags na rin yan, no? Yan, ayun ang gagawin natin. C240 serie na yan. Ngayon, nakikita nyo yung pangit to. Tapos, pagdating ng araw, unti-unti nyo makikita yung ganda nito. Yan. Marami tayong babaguhin dyan. Dahan-dahan lang. Kasi gagamitin ko itong hanap buhay, mga kadadis eh. Panghakot-hakot sa mga gulay, bigas, pang-arkila-arkila, sa catering, o lipat bahay, o sa sa fabrication, 'di ba? Saan ka pa? C240, napakatibay, ginagamit kasi ang makina ng C240 sa mga bangka, sa malalaking bangka. Pero ito, part 2, abangan nyo. Lahat 'yan, i-wiring natin lahat 'yan. Dahil may nakausap na akong tao eh. Paig naman siya na i-vlog. Paano? Hanggang dito na, mga kadadis, tsaka pa-support naman sa mga vlog ko ngayon, ha? Okay.